So what's up ulit sa inyong lahat? Welcome back again to my channel. And para sa episode natin ngayon, it's all about aquatic plants naman tayo. So nakikita nyo ba to? Ang tawag dito ay Giant Vallisneria. Isa to sa mga popular na aquatic plants na ginagamit, lalo na sa aquascaping. So para sa episode natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-propagate ng halaman na to o paramihin sila. So kaunting introduction lang. Ang Vallisneria ay isang low-tech plant. So, ibig sabihin, hindi ito nagre-required ng masyadong init or sinag ng araw. So, madali lang ito patubuin. Bibilisan lang natin para diretso na tayo. So, una, kailangan mo ng isang container kagaya nito. Kung mahilig kang mag-ice cream, pwede na yon. Tapos, kailangan mo ng sand. Malinis syempre na sand, binabad na para ma-cleanse yung sand, ma-cure, para matanggal yung mga chemical kung meron man doon. Kasi makakasama yun sa plants, pati na rin doon sa paglalagyan mo noon para tumubo kung may isda man yun, para maging ligtas sila. Ngayon, alternative lang to, since wala akong aqua soil ngayon, pwede na rin itong sand na to. Basta lang may mapagtaniman itong Vallisneria natin. So, ganito kasi yan. Ang Vallisneria, may runner siya na tinatawag. So, ganito yan. Dugtong-dugtong. Ngayon, hindi na, pangit ang tubo kung hahayaan mo lang na ganyan. Kaya, ginagawa yung pagtatanim kagaya nito ang gagawin natin ngayon. So, dahil na-set up na natin yung magsisilbing paso nila, yung mga ganitong runners, pipili ka ng matino. Matino yung pagkakatubo ng ugat o hindi baloktot yung tubo nung pinakadahon. So, nakapili na ako dito kanina. Ito yung mga yon. Ayan. So, ang gagawin na lang natin dyan, itatanim natin yan. So, ganito lang yan. Tatanim mo lang na ganyan. Ayan. Siguraduhin mo lang na matatakpan yung ugat para hindi sila umangat sa tubig. So, ganito pa rin. Ano lang din naman ang proseso natin. Malaking shoutout sa lahat ng mga nanonood. Sana makatulong to. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Dahil lagi ako nag-upload ng video. So, ganyan lang naman siya magtanim. Ayan. So kung gusto mo, pwede mong punayin yung buong lugar na yan. Sa kaso natin, pinakita lang natin kung paano na itanim. So nairaos na natin. Maya maya siguro pupunayin ko pa yan, pero hindi ko na ipapakita. Ang mahalaga ay naipakita ko na sa inyo kung paano lang yung pagtatanim nito. So kapag napuno nyo na ganitong lagayan, pwede nyo itong ilubog sa tank nyo na malaki or sa pond para mas lumago sila. Tapos kapag lumago na sila, pwede nyo na silang harvestin ulit, tapos ibugkos kagaya nga nitong ipinakita ko sa inyo kanina. So dito na nga nagtatapos ang episode natin ngayon. Muli, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. And hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko na upload. So ito si Von, nagpapaalam.